ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyamanan ng lubusan. Inin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya'y awitan at papurian magpakailanman. We begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are counted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Micah. Woe to those who plan iniquity and work out evil on their couches. In the morning light they accomplish it, when it lies within their power. They covet fields and seize them, houses, and they take them. They cheat an owner of his house, a man of his inheritance. Therefore, thus says the Lord, behold, I am planning against this race an evil, from which you shall not withdraw your necks, nor shall you walk with head high, for it will be a time of evil. On that day a satire shall be sung over you, and there shall be a plaintive chant. Our ruin is complete, our fields are portioned among our captors. The fields of my people are measured out, and no one can get them back. Thus you shall have no one to mark out boundaries by lot in the assembly of the Lord. Thanks. The word of the Lord. Thanks be to God. Do not forget the poor, O Lord. Do not forget the poor, O Lord. Why, O Lord, do you stand aloof? Why hide in times of distress? Proudly the wicked harass the afflicted, who are caught in the devices the wicked have contrived. Do not forget the poor, O Lord. For the wicked man glories in his greed, and the covetous blasphemies sets the Lord at naught. The wicked man boasts, he will not avenge it. There is no God, sums up his thoughts. Do not forget the poor, O Lord. His mouth is full of cursing, guile, and deceit. Under his tongue are mischief and iniquity. He lurks in ambush near the villages. In hiding, he murders the innocent.
His eyes spies upon the unfortunate. Do not forget the poor, O Lord. You do see, for you behold misery and sorrow, taking them in your hands. On you the unfortunate man depends. Of the fatherless you are the helper. Do not forget the poor, O Lord. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao. Kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all. But he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break. A smoldering wick he will not quench until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome to the Pilgrim's Mass of Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, and good morning po sa inyong lahat. You know, years back, I remember, meron akong kaibigan, and she was suffering from an illness. But that time, hindi ko alam na may sakit siya. Pero nakasalubong ko siya sa kalsada, and then she just approached me. Sabi niya, pagdasal mo naman ako, hirap na ako talaga. Hirap na ako. But then, no, afterwards, gumaling naman siya after few months. Mga kapatid, kapag ka merong nahihirapan, usually, merong nagpapahirap. When someone feels difficult, there's also something or someone that is giving the difficulty. In this case, sa kinuwento ko kanina, ang taong to ay pinahihirapan ng kanyang karamdaman. And we suffer sa iba't ibang klase ng paghihirap. Pwedeng pinahihirapan tayo ng ating karamdaman. Pwedeng pinahihirapan tayo ng ating mga iniisip sa buhay. Pwedeng pinahihirapan tayo ng kung ano ang gagawin natin sa hinaharap. Pwedeng nahihirapan tayo dahil hindi tayo makahanap o di kaya naman kulang yung ikinabubuhay natin. Minsan, circumstances yung nagpapahirap sa buhay natin, yung nagbibigay ng paghihirap. Pero ang mas nakakalungkot na sitwasyon ay kapag kayong kapwa-tao natin yung nagpapahirap sa atin. At may mga ganong pagkakataon. Minsan,
Mahihirapan ka sa iyong kapwa kapag kailang buwan mo nang sinisingil, ayaw pa rin umutang. Ang hirap. O di kaya naman minsan, hindi mo na alam kung kanino ka uutang para sa iyong pangangailangan. Ang hirap din talaga. May mga pagkakataon pa minsan, hindi tayo makapunta sa hospital dahil wala tayong pambayad. Pero hindi ko alam kung naranasan nyo na napahirapan ng kapwa-tao. May mga ganyang pagkakataon sa mga kapwa natin. And sa ating unang pagbasa, ito yung sinasabi na yung mga may kaya sa buhay dito sa Lumang Tipan ay nagbabalak na agad na pahirapan yung kanilang kapwa. Kasi yung context ng ating unang pagbasa, sinasabi doon, ano, nagbabalak sila na pahirapan yung kanilang kapwa. Ibig sabihin yung mga landowners ito, yung mga may-ari ng lupa na umaapi doon sa mga mahihirap. Uutang sa kanila, dadami ng dadami yung utang hanggang sa makamkam na nila yung lupa na pagmay-may-ari nung mahirap. Pagpapahirap sa kapwa. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagpaplano na yung mga Pariseo kung papaano pahihirapan at papatayin ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang Kristiyano, we are always challenged how to face the difficulty brought about by our neighbor. Bilang Kristiyano, talagang malaking hamon kung paano natin haharapin yung pagpapahirap na dinadala ng kapwa natin sa atin. At ano yung gagawin natin when we are confronted with that kind of difficulty? Anong gagawin natin kapag pinahihirapan tayo ng kapwa natin? Ang hirap, di ba? Ang hirap talaga. Pero mga kapatid, the response of Jesus is something that we can learn from. At paano ba nag-react ang ating Panginoong Hesukristo dun sa mga nagbabalak na magpahirap sa Kanya? Anong ginawa niya? He withdrew from that place. Yun yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Umalis siya sa lugar na yun. Umiwas siya sa lugar na yun. And bilang Kristiyano, bilang tao na rin, when you know that you are on the losing side, pag alam mo na sa isang laban talo ka na, mas mabuti na umiwas na lang. Pag alam mo na sa isang laban, wala kang kalaban-laban, mas mabuti umalis ka na lang. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niya na hindi pa napapanahon para maghirap siya. Alam niya na hindi pa napapanahon para mamatay siya. Masyado pang maaga. And so he withdrew from that place. Umiwas siya. At sa buhay natin, kung minsan kapag pinahihirapan tayo ng buhay at pinahihirapan tayo ng ating kapwa, mas mabuti na umiwas muna. Mas mabuti na mag-withdraw muna. Mas mabuti na umiwas muna. Dahil kung minsan, ang tunay na pagkapanalo ay yung pag-iwas mismo natin. At bilang Kristiyano, hindi naman tayo pwedeng mag-compromise ng ating paniniwala. Bilang Kristiyano, hindi rin naman tayo pwedeng pumayag na talagang api-apihin tayo. Hindi pwedeng pumayag tayo na talagang apak-apakan na lang tayo. Dahil bilang Kristiyano, we also have to fight for our right. Pero ang paglaban sa ating sariling karapatan ay hindi naman laging pakikipagbakbakan. Hindi naman pwedeng pambubuli din. Hindi pwedeng kung paano tayo pinahihirapan, ganun din yung ipararamdam natin. No! Dahil ang bilang Kristiyano, we cannot compromise, pero hindi rin tayo pwedeng mambuli. May tamang paraan
at tamang pagkakataon para harapin ang pagpapahirap sa atin. Well, kung meron tayong chance para ipagtanggol yung sarili natin, then go ahead. Lalo na kung talaga alam natin kung tama tayo. Pero paano kung, for example, yung sitwasyon natin ay katulad ng sitwasyon nung nasa unang pagbasa, yung talagang mahirap, yung talagang wala kang magawa, yung talagang alam mong kahit aping-api ka na, hindi ka naman mananalo. Paano kung ganun yung sitwasyon? Diba may mga ganun din naman pagkakataon, kahit na mo alam mong tama ka, pero dahil mas malakas sila, dahil mas may kapangyarihan sila, wala ka na lang magawa. Paano naman kung ganun? Mga kapatid, sa mga ganong pagkakataon, bukod sa mahirap tanggapin at kailangan tanggapin na lang, huwag nating kalilimutan, wala namang nakakalusot sa Diyos, wala namang pinalalagpas ang Diyos, at lahat nakikita ng Diyos. Kung ngayon nakalusot siya sa inyo, kung ngayon nakalusot siya sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya makakalusot sa Diyos. Kung ngayon nakakaligtas yung nagpapahirap sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Diyos nang bahala sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, siguro sa ngayon may nararanasan tayong pagpapahirap sa ating buhay sa iba't ibang pamamaraan. Pero katulad ng ating Panginoong Hesukristo, kung kailangang umatras, atras muna. Kung kailangang umiwas, umiwas muna. Pero kung hindi maiiwasan at talagang nahihirapan, kung wala na tayong magagawa, huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Walang nakakalusot sa Diyos. Kaya sa harap ng paghihirap, sa harap ng kahirapan, patuloy tayong umasa sa Diyos at patuloy tayong magtiwala na may awa ang Diyos. Amen. Please all stand. Let us turn to God, our merciful Father, who never turns his back on the poor and those in need. For every petition we shall say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may be seen as the home of the weak and the poor, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who hold public office may truly render service to their constituents in the right spirit, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That consecrated persons may dedicate their whole lives to God and to the church through their witness of life, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may look with compassion and understanding to those who suffer and those who are ill, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may experience the saving power of God, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Merciful Father, make us true servants of your love. May we become more and more like your Son, who came to serve and not to be served. This we ask in the name of Jesus our Lord. Amen. Please be seated. Open our heart with
your presence, O Lord, as we open this bread and we will drink you this wine. Bless them, your Jesus, and love is now. Send us your Spirit and source of our life, and together we will save you with love. Please all stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Look upon the offerings of the Church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him with great goodness you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your Church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jose, our Bishop,
and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Peace all kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos ang mabuting gawin at mandang kaligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan.
ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manang kaligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay magkakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahang kang likong sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which the true light would shine for all to see.
Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless also these religious articles, that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people here on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Nasa'n sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.